isang malaking debate sa mapanghusgang mundo ng Facebook, yung hazard switch na yan. Kapag umuulan po ba, dapat nagha-hazard? Eto, sa eksperto na magagaling, ha? Sir. Ang paggamit ng hazard sa maulan, anong klaseng maulan, no? Kakailanganin mo pa rin ng... Kaya hindi advisable sa NLEX or sa highway. Mm. Kasi hindi mo na magagamit yung signal lights. Okay. So, yung iba, they mean well, gusto nila mas visible sila. Yes, no? Pero the moment na kakaliwa ka, baka makalimutan mo, naka-hazard ka pala, yung sumusunod sa'yo, wala silang idea na kakaliwa ka pala. So, that would be... You will become the hazard. So, sa madaling salita, huwag mag-hazard kapag umulan. Mag-aral muna tayo mag-drive ng truck para maiba naman. Kasi puro kayo kotse. Para alam natin kung paano gumagana tong truck. Andito tayo sa Honda Safety Riding School, sa Pro Driver Safety Academy. Para malaman natin yung safety driving ng truck. Siyempre kahit na hindi tayo nagda-drive ng truck, dapat maintindihan natin kung paano din gumagana to, no? Para mas safe sa atin, mas safe sa kanila, at masaya tayong lahat. Tara, let's go! Ito si Boss Rodel, Sir Joel. Ito yung mga magiging master natin, ano? Hindi basta-basta tito mo ang magtuturo sa'yo kung paano magmaneho ng 10-wheeler. O kaya hindi basta-basta kwentuhan ng mga nabasang meme sa Facebook. Sa Pro Driver Safety Training, malupitang seminar, truck familiarization, tsaka actual training mula sa mga ekspertong teacher ng pagmamaneho ang magaganap. Lahat yan, mataas ang pamantayan para makapasa at makagraduate sa seminar na to. Para maiwasan mangyari yung quote-unquote nawalan ng preno incidents. Dahil matindihang 6 to 8 weeks ang training ng straight trucks at 10 to 12 weeks naman ang sa trailer trucks tulad ng nasa likod ko, kinilatis ko na lang ang loob ng truck. Check yourself before you wreck yourself. Na nakalagay yung mga surplus na binibili ng mga JD and JDM. Ano? Sir Rodel, paano po ba sumakay dyan? Napakalaki dyan. Kailangan sigurado natin na naka 3 point contact tayo bago tayo mag-yan. Para sigurado tayo na hindi tayo madulas o kaya isod pag umagal tayo. 1, 2, 3. Tayo. Kung paano tayo makiyat, dapat yung pagbaba natin ganun din. So hindi pwedeng pa ganun. Hindi pwede tumalon. Hindi pwedeng tumalon. So kailangan naka-trip with contact pa rin. Opo. Hindi pala pwede yung mga action star dito, no? Ah, hindi. 3 point contact, makinig kayo mabuti, no? Okay, 1, 2. Ano, okay lang yan. Okay. Kahit pa po. Okay. Pagsakay sa truck. Diba? Okay, pababa. Ganun din. Pababa. Ano ba una? Ito, yung isa ba? Ito, yung angkat ka na muna dito. Angkat ka na muna dito. Ayaw ka na rito. Tayo. Pwede behind the back, ano? Pag-akit pa lang, napagod na ako, ah. Ah, iba, ah. Ngayon nakakayat na ako. Pwede na tayo umakayat, sir. Pwede na. Yun, pakain na natin to. Pala loob ng truck, guys, no? Alamin natin yung mga controls. Sir, parang ang daing pindutan na itong truck mo. Marami, sir. Maring merong kaparya sa kotse. Maring merong nadagdag na bago. Ang manibela, laki, ano? Ang manibela ng truck, ganito kalaki. Di pwedeng palitan po ng maliit yan, mga momo, gano'n, mga sporty. Kung maliit siguro, parang di bagay. Mas maganda kung ganito kalaki. Para kunting galaw mo lang nito,
Masunod agad yung block natin. Ah, okay. Dyan. Sa panel board tayo. So, ito yung RPM natin or tachometer. Ito naman yung speedometer natin. Hanggang 120 lang po talaga yung top speed niyan. Minsan yung mga nasa NLEX parang ano, ang tatulin ah. Ano yun? Napapasagad nila, ano? Meron mga trucks na may speed limiter. Opo. So, yung iba mga pasaway talaga. Ah, ganoon. So, hanggang 70 lang talaga ang trucks. 70. Sa NLEX. 70 lang. Ganoon. Mga truck ng 70 lang pala yung mga truck eh. Okay, sir. Tuloy po, tuloy. So, ito naman yung fuel gauge natin. Pagkano po full tank na ito? Sa 300 liters. Pagkano po yun? 12,000 po yun? Ito naman yung mga air gauge natin. So, tank 1 tsaka tank 2. Ito yung sa braking system natin. Parang ano po ito? Ano, brake fluid, gano'n? Yun ang power source ng treno. Dito mo malalaman kung meron ka pang hangin, wala na. So, pag bumaba siya ng 6, ibig sabihin na mababa na yung level ng hangin mo. May posibilidad na may leak yung mga hoses natin. Pero may brake fluid pa rin. Hydraulic, air, ito, air system to. Air brake system. Pero so bagay yung pressure dapat. Di bababa ng 6 dyan. Pag napabayaan ng driver, hindi niya binapansin yung pressure gauges niya. Okay, yung nakaka-problema. Okay. So, yung nawawala ng preno. Okay, so natin is yung temperature gauge natin. Okay, huwag nating hayaan na umabot sa pula yan. Pag umabot sa pula, ibig sabihin, mag-overheat na yung truck natin. Sa head sa, ano naman to, hindi naman siya overheating. Head sa, bawal yung truck. Ay, bawal ba? Bawal yung truck. So, mauli tayo dyan. Sa ano pala? Sa Mindanao Avenue. Mindanao Avenue. Yun po, ano? Ah, pwede. Di ba nga ba ng pila doon pag galing yung NLEX? May mga truck lane. Kaya minsan doon nag-ano yung traffic eh. Saludo sa inyo mga nagda-drive ng truck. May na yung pasensya mo, talagang hindi ka tatagal sa kalsada. Pwede mag-mobile legend habang nag-i-drive. Ay, bawal. Ay, bawal. Yung pahinante lang. Music lang siguro. Yan, pwede na yun. Yung pahinante, no? Opo. Yung pahinante, pwede itaas yung paa dyan. Kasi ganyan. Bawal. Magiging problema nun pag nagka-problema. Lusot sila doon, gano'n. Okay, sir. Tuloy! So, ito yung mga controls natin sa window natin. Power window, tsaka sa mga side mirrors natin. Ang daming side mirror, ano? Ay, ito yung side mirror natin. Ito yung convex mirror. So, ito yung malaki ang kita nito. Sakop. Pero ito limited lang. So, minsan pag hindi na natin kita rito, dito tayo tayo titingin. Mas malawak yung kita niya. Mas wide lens yan, kumbaga, no? Okay, yung mga kamote riders, tsaka kamote drivers, saan po lumulusot dyan? Yung kamote riders, minsan madalas yan sa kanan. At dito po dumadaan? Yan, mga ganyang... Dito natin, titignan. So, kailangan bantayan lagi natin yung convex mirror natin. Kaya yung side mirror natin. Yung pahinante, pag nakalabas yung paa, natakpan din yung convex mirror yan. Yan ang problema minsan. Yeah. Paano yung sa baba, kuya? Meron tayong, wall mirror. Hindi natin nakikita yan eh. Ayun! Hindi tayo tumingin dyan. Opo. Merong... Mga motor riders yung nakaparada. Oo. So, hindi natin... bubusin na tayo para makonsentrate. Mga kamotor riders, sir, pag nadali nito, mararamdaman ba ng driver to sa laki ng gulong nito na may kakalabog ba or... Minsan kasi, pag halimbawa, nasagi natin yung motor, hindi natin ramdam eh. Mm-hmm. Dahil nga, halimbawa, may karga tayo. Sa bigat ng karga natin, hindi natin mapapansin na may nasagasaan na tayo. Pag may nasimplang dyan sa gulong mo, kasalanan pa natin. Next natin is, kailangan kompleto lagi yung seatbelt. Seatbelt. Lagi yung truck natin. Passenger natin. Yung pahinante. Yung nakikipo rito? So, yung lap belt. May lap belt. Kailangan yung lahat na nakaupo sa unahan, kailangan secure. Ito naman yung mga... Ang daming pindutan, sir, ano? Sa aircon natin. Di ba nakakalito to? Minsan pag unang sampa mo talagang medyo nakakalito. Pero kung nasanay ka naman. Ito. Ano ho ito? Ito yung differential lock natin. Differential lock? Kung ang truck natin ay medyo nahihirapan sa pag-ahon, kaya madulas yung mga kalsada, napahon, pwede natin i-engage to. Parang sabay
iikot yung dalawang gulong. Yes. Ito naman yung unang switch natin is park light. Pangalawa, yung low beam natin, headlight. Parang Mercedes pala to, no? Yung switches natin sa wiper tsaka sa ilaw din. Tapos ito yung busina natin. Ah, busina nandyan, wala dito. Wala po rito. O itong, ito, ano po itong mga to? Parang jet fighter, ano? Ito yung isolation switch natin. So, pag tinaas natin to, magkaka-toplap ng electric connection niya. Panic bot. Parang kill switch sa motor. Yes. Pero makina patay. Yes. Patay din. Patay. Ayun. Ayan. So, ito yung mga dinagdag na lang na switch sa ilaw din. So, ginagamit natin yun pag, alimbawa, sa gabi mo sobrang dilim. Pwede natin ising dito. Para makita natin yung mga kamote riders na umu-overtake. Ito, radyo. So, ito yung radyo natin. AM, FM ito. MP3, meron din. Bluetooth. Wala. So, yung hazard light switch natin. So, may importante ito, ano? So, ito, daming taguan ng ano. Ano man nilalagay po dito? So, pwede buksan. Pabil ng trucks natin. Dyan, robust. Ganyan, pwede. Mga robust. So, ito po, sa likod, tulugan naman. Tulugan. Double decker po yan. Kaya pwedeng ibaba. So, kung may reserva kayong driver, tulog muna siya. Diyan, pwede din. Yung pahinante, tulog. Ah, ilang po bang crew ng truck? Dalawa. Yung pahinante po ba, driver din yun? Paminsan. Paminsan hindi. Ang pahinante, ano po bang trabaho talaga ng pahinante? Nabuhat. Ng? Kung ano. Ah, mag-isa lang siya? Yep. Talagang ano, yung upo nito talagang ganito po, ano? Patay pa ganyan, hindi pwede i-recline, ano? Pagka yung upo na... Kaya yung mga pahinante nilalabas yung paa. Kasi nangangat yung paa dyan kasi hindi maka-straight yung ano eh. Oo. Baga hindi sila makapunang maayos minsan. Gusto nilang matulog. Minsan nangangat pa yung paa dyan. Minsan hindi natin mano kasi sa pagod din nila. Kailangan din nila magpahinga. Sunroof po yan? Parang nope. O singawan ng hangin po yan. Hindi natin nangangat dyan. Yun! Hindi lumamig! Tuwing kailan binubuksan po yan? Pag mainit, ganyan. Pag mainit, halimbawa. Hindi gumagana ng aircon. Opo. So ito yung parking brake natin. Okay, yung iba, tawag dito, nakasanayan nilang maxi brake. So pag nakaganyang position siya, naka-engage siya. Sabihin, naka-preno. Opo. So pag nirelease natin yan, so nagdi-disengage. Naka-disengage. Ito yung cambio niya. So, ang truck natin is tipmatic. Ah, automatic po ito? Hindi. Tsaka yung DM naman, drive maneuver. Reverse naman, tsaka yung RM, so reverse maneuver. So, yung reverse maneuver, yun yung mabagal lang yung ano. Yung pag-atras niya kahit na natatapakan mo yung accelerator, ganun pa rin yung takbo, hindi nagbabago. Hindi po kayo kakadyot, ganun? Hindi. Sana yan lang po yan, ano? Pag nag-drive kayo ng kotse, naninibago po kayo? Minsan. sa laki. Ano, sa laki. Hindi mas masaya pagka maliit na bigla. O hindi rin. Minsan nakakailang din kasi pag nasanay ka sa truck. Opo. Parang maninibago ka sa kotse. Konting adjust lang naman. Konting adjust lang. Tapos baka pumipila pa kayo dun sa Mindanao Avenue, no? Truckline. Kaya pala hindi iiksi sa 6 na linggo ang training dahil etong mga controls pa lang, sobrang dami na. Loob pa lang yan. Tignan nga natin sandali ang labas. Ayun na si Sir Al. Galing sa pagpapasexy na naman. Mula K20 hanggang mga truck, kabisado niyan eh. Oh. D-series, pero ito, diesel series. D20. D20. Ang capacity ng makina nito, ano ba? 11.8 yata ito eh. 11.8 liter, 6 cylinder. Ang horsepower? Ayan, nakasulat, 400. TG series, 26 ton eh, 400 horsepower. Ang kilometers per liter nito? Mga 3, 2, ganyan. Depende kung hihila o wala, kung pababa o baon. 3 kilometers per liter? Oo. Oh, respectable na yan. Matipid na yun. Huwag ka nang umangal. Bakit yung expedition? Ilan? O yung info mo, ilan? Huwag natin pag-usapan pala. Pero pag ito, binayay mo ng Baguio,
Ganong gas yun? Full tank, mga 400 liters eh. So, 400 liters? Magkano bang 400 liters? Times 40. 400, 4 times 4. 16,000. Bagi ka na. 16,000. Parang Evo mo. Oh, basta. Pero yung 16,000 nila kumikita, yung Evo ko, wala. Miles per miles. Miles per liter. Oh, ito, isipin mo, nababawi mo naman. Basta may pit-pit yung ganyan kalaking. Surplus mga kaula. Oo, sarap, puro ng surplus. O, ng pyesa, di ba? Ilang hapkat ang kasa niya? 1, 2, 3, 4. Sarap siguro nun, pag bagong bukas. Nakakita ka na ng gano'n? Oo. Pag bagong bukas, bago. Ilang beses na rin naman. Ikaw makakapili, first dibs ka na. Hindi, orderin mo yun. Ah, ikaw nagpadala, ikaw nagpadating nun. Orderin mo yun, bago dumating. Kung pala yung mga source niyan eh. Hindi okay. Na tulad nung dati, yung abang. Hindi na, pre-order na ngayon. Sa Japan ka na bumili, gano'n? Ano na, tatawag na sa'yo nung importer. Pwede tayong bumili sa auction. May ganito, ganito nung unit. Ano, bilhin na ba natin? O mag-iwan ka na ng pera? Ganito presyo. Mas mura ba pag gano'n? Hindi din, pero yun hindi ng... na presyo labanan eh. That's kung meron o wala eh. Ito bang container ba na to? Yan po ba eh, nakatornilyo po ba yan o nakapatong lang po yan? Meron po siyang twist lock. Kailangan nakalock siya lagi. Tinipon mo kasing nakagalon yan, maaaring mapulong sa mga tanahin niya. Bawat kanto po niyan may lock. Kaya yung iba minsan ano, nahuhulog yung container kasi nakakalimutan nilang ilock yung ano, twist lock. Kaya pag dumaan sa mga halimbawa, Nalubak. Opo. So, yun. Kita pa ako ng truck basta. Nakikita ko po yung driver. Opo. Pag dito ka banda, kita ka pa ng driver. So pag dito na, wala, blind spot na. Blind yun. Spot? Opo, hindi ka na makikita ng driver. Kasi nasalikot na harangan pa na nito eh. Walang CCTV na... Wala po. So yung ibang mga bagong modelo ngayon, yung CCTV sa ito. Minsan, nagkakaroon pa rin ako. Defensive driving na lang, no? Pag dito sir, ano yung blind side dito? So, ito, kita ka pa dito. Pero pagdating dito, medyo blind spot na rin. Blind spot na to, yan. So, hindi ka nakita ng malaking sendero sa taas. So, pag hindi siya nakatingin sa baba, yung convex mirror, hindi ka makikita rito. Malamang yung sendero, pagdating. Anyway, kayo man may kasalanan o yung truck, kayo mamamatay kasi kayo yung maliit eh, no? Kaya kayo na lang mag-ingat, no? Pinayagan ako nila Master Rodel and Master Joel i-drive yung trailer truck. Atras abante nga lang dahil para lumiko, kailangan ko nang umattend ng seryosong training. Ang masasabi ko lang sa maiksing experience na to eh, malaki ang kinaiba sa pagmamaneho ng kotse. Hindi lang sa controls at road awareness na kailangan, kung hindi sa mindset ng responsibilidad. Yun! Talampakan nyo ako. Kaya natural ako eh. Kaya. Ilang buwan pa kaya para maging master din ako katulad nyo, sir? 2 months. 2 months pa? Siyempre, magsimula tayo. Mga konti-konting atrasabante lang, no? Huwag tayong padalos-dalos. Tandaan nyo, mahirap pag-drive ng truck. Mag-aral kayo dito sa, ano tawag, Pro Driver Safety Academy. Pro Driver Safety Academy. Yun, ano? Kayong mga katulad ko na biglang sasabak, dinadaan sa lakas ng loob. Di ba, sir? Opo. Ayan. Salamat, sir. Thank you rin. Ayos, idol. Salamat, sir. Ikaw ang idol. Siyempre, saludo tayo sa mga truck drivers sa kakayahan nilang magmaneobra ng malalaki at magbigat na bus at truck sa mga dangerous roads ng Pilipinas. At mas lalong idol yung mga patuloy na ini-improve ang mga skills para sa safety ng lahat. Dapat laging tanda na kailangan ng driver na physically at mentally prepared, may proper training, maayos ang weather at mga daan, at sasakyang nasa maayos na kondisyon at syempre hindi overloaded. Malaki ding factor ang mga operator ng mga bus at trucking companies na dapat safety ang priority bago ang kita. Pero wala rin ang lahat ng yan kung tayong mga non-truck driver eh hindi gagawin ang kakulang pag-iingat sa paligid nila.